and they crucified him, and parted his garments, and casting lots, that it might be fulfilled which was spoken by the prophet. They parted my garments among them, and upon my vestures did they cast lots. And sitting down, they watched him there. And set up over his head his accusation written, "This is Jesus, the King of the Jews." Then were there two thieves crucified with him, one on the right hand and another on the left. And he that passed by reviled him, wagging their heads, saying, "Thou that destroyest the temple and buildest it in 3 days, save thyself. If thou be the Son of God, come down from the cross." Likewise also the chief priests, mocking him, with the scribes and elders said, "He save others, himself he cannot save. If he be king of Israel, let him now come down from the cross, and we will believe him." He trusted in God, let him deliver him now, if he will not him, for he said, "I am the Son of God." The thieves also which crucified with him cast the same in his teeth. Now on the sixth hour there was darkness over all the land until the ninth hour. Bye-bye. And about the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, "Eli, Eli, lama sabachthani?" That is to say, my God, why hast thou forsaken me?" Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa mga salita ni Lord. Bagamat negative ito, Lord, makita namin ang positive dito, Panginoon. Kung paano niya kami niligtas, Panginoon, mag-provide para sa aming kaligtasan. We pray na ma-internalize namin ito, Lord, ang sacrifice na ginawa niyo. Sa aming 7 last words, Panginoon, maalala namin yung ginawa, sacrifice, at later ang inyong tagumpay, Panginoon. So I pray, kayo po manguna sa amin, bawat isa, especially sa inyong lingkod, Panginoon, kaya kong malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, mamaya, brother, ready ka na? Okay. So, ito na po yung ating pang-apat, no? So, actually, ano daw ngayon? Resurrection Sunday ngayon, no? So, nahuli tayo. Pero okay lang. Kasi, yan ay nakatiming po yan, no? Kung hindi nyo alam. So, binibilang dyan yung buwan. At, nakalagay ba? Tabig. So, ang Passover po at ang tawag dito, yung Easter tsaka yung Passover nagko-coincide po yan. So, medyo may ano nga lang ngayon. May controversy dyan kasi nga iba ay sa King James po ay ginamit yung Easter, ginamit yung Passover. Pero ano talaga doon, Passover? Pero may isang Easter. Bakit Easter? So, hindi tayo mag-delve dyan, pero gusto ko lang sabihin ang posisyon ko ngayon dyan, ha? Hindi natin ginagamit yung Easter. Kasi pag inaral mo yun, parang ano eh, parang iba siya sa Passover. Pero hindi din tayo ano dyan, parang Pasko, hindi tayo masyadong tawag dyan. Hindi big deal sa atin yan. Kasi nga, Easter talaga tawag even ng mga King James translator sa yung Sunday na nabuhay ang Panginoon. Easter tawag dyan. Kaya ibang ngayon, Happy Easter! Okay, ngayon, okay. Pero ang problema nga ibang ngayon, puro itlog ang hinahanap. Tsaka may bunny pa. Tawag dyan. May basket. Tapos yung rabbit. Ano naman yan. So kahit yung mga, ano, litong-lito dyan eh. Pero sa akin lang, walang ano yan eh. Alam niyo naman ano sa Pasko, di ba? So, pwede naman tayo mag-celebrate niyan eh. Every time nga na soul winning tayo, yun ang ating dala-dala mensahe. Amen? Yung tayo nag-asawa dyan, sila siguro, saka sila na lang. Every once a year, doon na lang pagdiwang. Kunwari masaya. Di ba? Kaya tayo hindi ganun. So, pero nakakatuwa rin, in a way, kasi nga, may special na tayo dyan, day. Pero this time, dito muna tayo sa last words, 7 last words. So alam niyo naman, nasa pang-apat pa lang tayo. Yung una is yung Father forgive them. Okay, so focus on forgiveness.
very important sa kaligtasan. And then yung pangalawa is, nakafocus doon yung kaligtasan. And then yung pangatlo, relationship. And then today naman, abandonment. Ibig sabihin, ang focus natin ngayon, yung pinakasabihin nating mamaya, distress. Okay, yung panglima, panganim is triumph. And then yung last na last, reunion. Yun yung po yung tema nun. Okay. Pero ngayon, medyo negative. Pinakamatindi. Kasi, medyo, ang Panginoon ay Panginoon, tagumpay ang dapat meron sa Kanya, naranasan niya yung abandonahin. Alam niyo ba yung abandonahin? Forsaken. Ang title po nito is Forsaken. Ganun lang simple. Forsaken. Look, mag-ano, pinabayaan, iniwan, ano pa yan? Ininjan, pwede mo gano'n, masyadong mababaw, no? Pero, pinabayaan, hinayaan, binaliwala, kaya matindi po ito, no? So, mag-focus tayo sa kung paano ang Panginoong Jesus na pinakamamahal ng Ama, bakit siya iniwanan? Okay? At actually, matagal ko ng outline to. Mag-focus tayo nga po dun, no? So, kumpara natin yung mga forsaking na ginagawa ng iba sa ginawa ng Panginoon. So, obviously, hindi pareho. Pero ang pagkakapareho dyan, parehong finorsake. Ibig sabihin, iniwan. Okay? So, background lang po ulit. Ano ba nangyari sa Panginoon? No? So, ang Panginoon ay Diyos. Panginoong Jesus ay Diyos. Siya po ay siya yung pinakadakila. Siya po yung creator. Pero dahil may isang problema ang tao. Ang tao may free will. Hindi pwede sa Diyos ang kasalanan. Ang tao na may free will, nagkakasala. I cannot humili. Gagawa ba ako ng mabuti? Masama, medyo masama, medyo mabuti. Eh, sa Diyos ay hindi pwede yan. Okay? So, kaya ngayon, ang Panginoon ay gumawa ng paraan para posible tayong maligtas. At wala pong ibang paraan, kaya mayroon pong tanong eh, sabi nila. Pwede bang maligtas tayo ng Panginoon, di na kailangang mamatay? Pwede ba yon? So, iba po dyan, ano, iba-iba ang sagot nila dyan. Kasi nga, hindi na inaral yung Bible eh. Diba sabi, pwede naman, pero yun ang pinili niya eh. Kaya pag tayo nag-soul winning, di ba naman, pansin niyo yung mga, kaya yun, tinatanong ko sa parang malaman ng tao, na kahit mag-pretend siya sa sarili niya, sa ibang, sa harap na ibang tao, na alam ko yan eh. Kaya nga, boring na boring ako dyan eh. Kaya nga, ginagawa ng karamihan, ang ginagawa ng mga katoliko natin kaibigan, yung mga napaka-spiritual, mag ganitong panahon, nag-church hopping, parang mall hopping lang. Tapos si ano pa nga, ewan ko, bisita iglesia. At na mataan ko lang naman yung Soto family, guys, yun na gano'n daw, nagpabasa. Feeling nila, spiritual na sila, ang dami nag-amen, Soto family, God bless you. Yung mga loko-loko yun, alam nyo ba yan? So, ganyan po ang sanlibutan. Kunwari spiritual, kunwari naiintindihan, kasi born na born sila. Hindi kasi naiintindihan. Pero tayo ngayon, sana hindi tayo ganun. Kaya inaaral natin to as much as we can. Hindi naman every Sunday, pero ngayon, nag-focus po tayo dito. So, bakit ganito? Pag-aaralan po natin yung tatlong klaseng forsaking. Okay? Kukumpara natin, kasi ginawa ng Panginoon, hindi basta-basta. At siya lang po ang gumawa nito. So, number one, pag-aralan po natin yung, hindi ko na-download yung aking presentation eh, pero, ano yung unang klase? Ito yung madalas. Sino ba nang iiwan? Sino nang iiwan na dito? Sino na iwanan na? Saan ba? Kaibigan, di ba? Iniwanan kaibigan mo. Yung naalala ko, yung iba, iniwanan natin sa gala natin, sa soul winning, kasi late eh. Iba naman yun, okay? So, pag iniiwanan ka, hindi mo gusto. Pinapabayaan ka. Sino dito yung pinapag naman, oh? Naiiyak ka. Ganun ba dito, ano? Nabayaan ng magulang? Wala naman, oh. Pinabayaan ng asawa. Iniwan. Saklap nung kaibigan. Boyfriend, girlfriend. Mababaw yan, ha? Huwag kayong, ano? Napayong karapatan.
Pero masaklap yung asawa, ganyan, asawa, kaibigan. So number one, forsaking, type ng forsaking sa Bible po, yung pinakamarami ay, number one, by an unrighteous to a righteous or unrighteous. Okay, imagine nyo lang ha. Nangiiwan madalas yung mga unrighteous, ibig sabihin, kaya mo siya iniwan, kunwari, kaibigan, wala ka nang mapapala, wala ka nang maihita. Diba? Ganun din naman, yung mga mag-asawa, ba't iniiwanan yung asawa? Kasi hindi niya na matagalan. Pero sumpaan yan, diba? Ano? Through thickness and thin, through richness and poorness, ganun ba? Better or worse, sickness and health, till death do us part eh. Nagkasakit talaga, tinamaan ng sakit, iwanan mo na. Medyo tumaba lang, iwanan mo na. Ganun yan eh. Diba? Then nangyayari yun. So, ang nangiiwan, dapat walang iwanan. Pero yung nangiiwan, ito yung mga unrighteous madalas. So, ang dami pong example niya sa Bible. Sino mga iniwanan sa Bible? Si Joseph. Si Joseph po ay maisa mong kapatid, pero may tampuan lang sila. Iniwan, binagbenta pa, iniwanan doon. Yung mga kapatid nyo, huwag yung iwan ha. Dahil yung mga nakakabata, kahit nakakaasar yan, pagtsagaan nyo. Kailangan nyo rin yan, lesson na yan sa buhay nyo. Okay? Yung tinagtsagaan nyo, mamaling kayo yan. Amen. Ipakinabang kayo dyan later, pero nangyayari ganun eh. Si Joseph, bandang huli. Buti na lang si Joseph, hindi mo pag vengeful, di ba? Anong sabihin na? Pag, ano, hindi sila ginantihan. Kasi nga, nalaman nga nila, ginawa nila, kalokohan, di ba? Hiniwalay nila sa kanila, pinagbenta, sinabi, patayin na yun. Hiniwalay sa tatay niya, magulang niya. Eh kung si Joseph lang ay, beti, normal na tao, ginawan ka ng masama, gagantihan mo yun, di ba? Eh dahil si Joseph din, speech yun ni Jesus Christ yan, ng Panginoon. Inayaan niya lang, tapos pinagpala pa sila. So, sino pa yung iniwanan sa Bible? Nalala niyo si Jephthah, di ba? So, tinakwil siya eh. Sino pa? Karamihan ng propeta, ganun. Ganun talaga. Sinapit si Elijah. Okay? Sino pa? Elijah, medyo din yan nasa. Si Jeremiah, marindi. Si Moses. Ama, di ba? Siya yung leader, pero para siyang hindi leader eh. Alipustahin siya. Sino pa? Karamihan ng propeta. Para iniiwan sa ere. Yung si Elijah, nung successful sila, uy, galing ni Elijah. Nung nanghina na, nung hinabol na siya, papatayin siya, wala na siyang kasama. Kanya-kanya na. Ano pa? Ang dami sa kings, judges, mga lingkod ng Diyos, iniiwanan. Okay, nangyayari ba sa church yan? Nangyayari sa church yun. Kaya ako, ang kasiyahan ko lang, minsan pag nandito kayo, di ba? Nakakatuwa kayo pag andito. Pero, pag naalala ko yung alala ng ibang tao, na nung una, yung tinulungan mo, pinakain mo, spiritually, bukod sa ibang bagay. Tapos biglang mawawala lang, ayun yung bangungot ng mga pastor eh, alam nyo ba yun? Ngayon sa tinitingnan ko kayo, sana huwag nang mawala si Rain. Si Christian mawala. Si Rap-Rap. Maglaki lang rin yung narap-rap, baka mabarkada to. Sana, wag naman. Amen? Amen. So, ganun yun. Yung mga pastor yun, iniiwanan. Kaya yung iba, minsan, tumitigas din ang puso eh. Hindi dapat. Amen? So, pero yun yung isang type ng iwanan. Mga unrighteous, iniiwanan, either another unrighteous person, or minsan pati yung righteous. Pag righteous, iiwanan mo ba? Dapat hindi. Kasi hindi dapat. Okay? Ang tingnan natin ngayon, bakit nila ginagawa yun? Sa New Testament, sino ba iniwan doon? Si Paul, iniwan siya ngayon eh.
Yeah, ang galing ni Paul eh. Kaso ang ministry minsan hindi laging ano, makikita mo, oh, success. Hindi ganun. Si Paul may panahon sa kanya, sabi niya, all men forsook me. Ang bihira. Patuloy ka pa ba no? Iniwanan ka na lahat. Ang saklab, di ba? Sino nang iwan sa kanya? Yung pinakaano doon, pinangalanan si Dimas. Kaya sabi ng mga pastor, kaya siya nang iwan, di masyadong nag-church, di masyadong nagbabasa, di masyadong nag-pray. Pero actually, marami pang nang iwan doon eh. Si Mark, iniwan sila ni Mark nung una. Sino pa? Naalala niyo? Ang Panginoon, iniwan siya ng marami, di ba? Si Jonah. Iba naman yun. Ano pa? Ang dami niyan. Maglingkod ka ng Diyos, asahan mo. So, alamin natin bakit. Bakit nang iiwan yung mga unrighteous? Dahil sa anong gusto nila? Katulad ni Dimas, ni Mark. Si Dimas, basahin niya na si Dimas. Dimas. Yan. So yun, binabati siya. Kasama nila si Dimas eh. Kaso, ito'y sabi ni Paul. Yan, nasa feeling mo, no? Nasa listahan si Dimas. So, ibig sabihin, ano yan, kasama nila yan. Nari, di ba? So, pwede sabi ni Paul kay Timothy. Sabi dyan, do thy diligence to come shortly unto me. Ibig sabihin, ano, hawag mo akong ano, kailangan umunta dito. Bakit specially? Kasi, si Paul, ang dami niyang ginagawa, dami niyang kailangan gawin nga, therefore, kailangan niya ng laborer, di ba? Sabi dito, ba't pinapaano niya si Timothy? Kasi iniwan siya nung kasama niya. Sabi dyan, no? For Demas, pakibasa po, ready, go. For Demas has forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica, present to Galatia, Titus unto the Galatia. Sa pa? Only Luke is with me. Take Mark and bring him with me, for he is profitable to me for the ministry. Okay, so, napansin nyo ba yan? So, hindi ko sure kung si Chris sends at si Titus ay umalis dahil sa negative. Ano? So, siguro, hindi siya negative. Pero iniwanan din siya ni Titus at ni Chris sends. Pero yung sinabi dito, si Demas, binigyan talaga ng dahilan eh. Bakit siya iniwan? Kasi having love this present world. So, ganun pala yung mga Kristiyano minsan. Sinong mahal nila? Salit na yung gawain ng Diyos, salita ng Diyos, lingkod ng Diyos, yun ang mahalin mo. Anong minahal niya? Itong sanlibutan, present world. Kasi may world din na to come. Pero pag minahal mo itong present world, ano mo meron dito sa present world? Kayamanan, kasalanan, happy-happy, polma-polma, TikTok-TikTok, Facebook-Facebook, ML-ML, Basketball-Basketball, ano pa? Isa-isay natin lahat. Gala-gala. Ha? Kain-kain. Tulog-tulog. Inom-inom. Landi-landi. Ano pa? Sarap na rin, sarap na rin. Si Paul naman, Bible na naman yun si Paul, Google Pay na naman dyan dun. Tapang kasi. Ayoko na dyan. Yan, nung una kasama siya, soul winning na naman, nakakasawa na. Wala bang iba? Ibang church, puro ano eh, rakrakan eh. Tapos, may ano sila, ano, programa. Ayun, puro Bible, ayoko na. Kaya nakikita ko dito, yung forsaking na ginagawa ng mga unrighteous dahil sa sarili. Okay? Number one, forsaking by the unrighteous to unrighteous and righteous. Kung sino man yan, basta unrighteous. Kaya siya nang iiwan dahil sa kanyang sarili. Okay? For the self. Okay? Reason for the self. Sa babang isipin yung sarili, hindi naman. Kaso, kailangan mo ba mang iwan? Especially mga bagay, tao na hindi mo dati iwanan. Ano nga yung church?
Yung sabi sa ano, kasahin na natin yun, kasi yun yung forsaking din yun eh. Ano ba yun? Huwag niyo nakakalimutan to. Ready, go! Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day. Okay, sa mga pinoforsake na mga Kristiyano, yung assembling, ito yung church. Bakit? Para sarili. Ano ba yung mga sariling dahilan? Ba't di ka mag-church? Lahat siya makasarili. Eh, basta mag-module ako eh. Hindi mo nagawa yan ng gabi, ng Monday to Saturday. Di ba? Kaya gala. Ano pa? Ngayon, gusto gala ngayon. Kaya nakakaingit eh. Ako nang bukas ng ano eh. Puro ganun eh. Saan-saan sila? Kahit mga Kristiyano. Diba? So, okay lang naman yung minsan-minsan, wala problema. Pero, kailangan mo i-forsake yung church. Basta, ano muna, go-focus muna ako sa pag-aaral ngayon. So, kung college ka, kung 4 na taon, 5 taon yun, hindi ka mag-church. Pero, ganun na nangyayari. Iniiwanan. Yung hindi dapat iwanan. Kaya yan ay unrighteous at para yan sa sarili lang. Hindi yan maganda. Lagi tayo mabanggit, ano ba yan, maglalaba ako, manunood ako, may ano ako, may ano man yan. Huwag mong iiwanan, yan ang ginamit na term sa Bible. Pag wala ka sa church ngayon, parang mong iniwanan, kayo na lang sumamba dyan. Mag-pray kayo ha, sige, mag-pray nyo na lang ako, ganun pa yung lakas mong asar eh. Kamaya, pupunta natin yun, binasa natin. Lakas mong asar eh, no? So number 2, another type ha, mag-focus tayo sa pangatlo, pero tingnan muna natin yung mga ginagawa ng iba, yung klase ng forsaking. So, masama yun, masamang masama, na dahil unrighteous ka pa, sarili mo lang, mangiiwan ka. Pero pangalawang klase ng pangiiwan, pagpapabaya, minsan okay din. Okay? So, ito yung by the righteous to the unrighteous. Okay? Tama lang yun. For example, bakit tayo may ba't yung mga iba di natin sinasolve yun? Nakita natin, kunwari, lalaki, nakapalda. No, bahala ka na dyan. Ay, hindi, solve mo. Eh, ganun eh. Diba? Ngayon, again, kung mga bata pa yan, natsaga natin, baka sakaling masnatch pa natin. Pero pag ganun na, wala na, ganun pag-asa. Okay, so ano pa? So may example tayo dito. Ganun ulit sa Bible. E, sa inyo na lang muna. May iniwanan na ba kayo kasi loko-loko? Diba, yung iba dito, diba, pina-follow up natin. Pero pag nakita natin, parang nag-expire na yung pag-ibig ko sa'yo. Parang wala eh. Siguro next year ulit. Diba, pag talagang ayaw. Walang pakialam, tinitingnan mo, kinakausap mo, ayaw kang kausapin. Ano gagawin mo? So, iniiwan din natin yun eh. Kailangan eh. Sino pa? Yung mga, obviously, pag-reprobate, wala yung sa usapan. Automatic yun. Ano pa? Minsan, yung mga estudyante. Okay, ganun. Sa Bible study, ganun din. Noong una, pinupuntahan mo, pagkatapos hindi na, kasi ayaw niya eh. Eh, pangalawang klase ng pangiiwan po is yung by the righteous to the unrighteous. Pag ikaw yung unrighteous, as ako yung righteous, kailangan kitang iwan. Alam mo, hintayin kita. Alam mo, pabigat ka sa gawain, di ba? Okay? So, ang example natin dyan yan sa atin, ganun. Sa Bible po, alam nyo ba na ang Diyos iniwanan yung Israel? Ayaw banggitin ng iba kasi nasaturate sila na I will never leave you or forsake you. Tama naman yung kaso may context yun. Hindi niya ginawa yun sa lahat. Okay? Iniwanan niya ba Israel? Hindi lahat. Okay? Pero yung mga talaga nagpatiwakal na, nagpatihulog na, iniwanan niya na yun eh. Ano ba na yan sa Israel? Basahin mo yung Bible. Nasaan ka na ngayon? Ako nasa ano na ako, Song of Solomon. Pero yung sa king, sa judges, ano nga, sa judges, paulit-ulit, di ba? Loko-loko sila, iwanan sila, bahala kayo masakop. Ganun din sa kings, bandang huli, pinabayaan sila eh. Kasi ang Diyos ay righteous.
Pero sila, unrighteous. Wala ka namang righteous, unrighteous ka. Gusto mo, special ka pa sa akin. Okay? Kaya, hindi pwede yun. So, bandang huli, ang righteous na Diyos ay iniwanan sila. Kaya sa kanila, nasakop sila, napatay, karamihan sa kanila. Ganun ang Diyos. So, anong dahilan naman doon kanina, yung unrighteous, pag nag-forsake yung unrighteous, ang dahilan ng sa sarili. Pero ito, bakit kailangan i-forsake ng Diyos yung mga unrighteous? At tayo rin minsan. Ba't kailangan natin? Kunwari lang, may anak ako. Ginawa ko ng mabuti lahat. Tapos, wala pa rin. Anong gagawin ko doon? Depende kung talagang sobrang. So, kailangan iwanan. Dahil sa sound judgment. Okay? So, number one, pag yung unrighteous, iniwanan yung kung sino mang iniwanan niya dahil sa sarili, sa self. Pero yung mga righteous, iniiwanan yung unrighteous dahil sa sound judgment. Ibig sabihin, kailangan kong gawin yun. Yun ang dapat paghusga na kailangan kong gawin sa kanila dahil sila ay unrighteous at kailangan gawin yun. Okay? So, yun. So, ngayon naman, pangatlo, last na to. Meron pa ba? Sino mo, sir, unrighteous, syempre, para sa sarili niya, iniiwanan yung ba? Yung righteous, iniiwanan yung mga unrighteous. Kasi, loko-loko kayo, bahala kayo dyan. Ano yung pangatlo? Yung nangyari sa Panginoon. So, ano ba nangyari sa Panginoon? Siya ay righteous, ang Diyos Ama, ay righteous, ang Panginoong Jesus, righteous din. Paano yun? Kasi ganito. Pangatlo natin, forsaking by the righteous to a righteous for the unrighteous. Para sa ibang unrighteous, hindi iniwanan yung unrighteous, pero para sa kanila, sa mga unrighteous at lahat po ng tao yan. Sabi sa Bible, there is none righteous, no, not one. Pero ang sabi doon, iniwanan ng Diyos Ama, binasa natin kanina, alam niyo po ba itong mga passages ito, litong-lito marami dito? Pag yung dahil binasa ko kasi dito eh, kasi yun nga, naatasan ako mag-preach dati dito. Sabi ko, pambira, hindi ganun kadali ah. So ngayon, naiintindihan ko kayo at subukan lang natin. Okay? Para mag-aral din kayo, mag-preach. Pero ang problema ng iba dito, ba't niya iiwanan yung sarili niya? Kaya sabi ng ibang mga oneness naman, ano yung posible ito ah? Ginagamit po na nila ito. Itong mismong anong to, hindi na naiintindihan, ginagawa nila. Kaya ayoko ng Christianity, labo eh. Paano niya, sabi nila, ang Diyos ay iisa, si Kristo ay Diyos, ang Ama ay Diyos, paano niya iwanan sarili niya? Hindi nila maintindihan eh. Pero kaya tayo, ang ganitong paniniwala natin, at malinaw sa Bible, ang Diyos ay iba sa anak. Pero sila ay parehong Diyos, okay, nagkakaisa lang sila, being Diyos. So, pwedeng iwanan. At nangyari nga, exactly nung ating ano dito, di ba? Si Kristo ay nagkatawang tao, so hindi siya katulad nung dati. No? Meron siyang kahinaan, yun ang pipreach nung later, no? Sa I-thirst. Yun yung human suffering ng Panginoon eh. Pero, iniwanan siya kasi nga, pwede ba na pinaparusahan kita, parang yung naalala niyo sa ating katuluan sa church discipline? For example, si Rain, nari lang. Si Rain ay loko-loko. Ano mong ginagawa ang kalokohan ng mga kabataan? Mababaw pa yun eh. Yung mga pinapatalsik sa church, yung fornication, for example. Okay? Alam mo ba yun? Gagawin yun ah. Mari lang. Hindi pinatalsik natin yung si Rain. Oh, loko-loko ah. Huwag ka muna ng atin. Okay? So, kaso, kaibigan niya pala si DM. So, anong dapat gawin ni DM? Pwede ba silang mag-happening sa bahay nila? Kaya nga tiniwalag to para walang fellowship, para matuto. Okay? Diba yun ang ating naturoan dyan. So, ganun din po ang Panginoong Isus para talagang maranasan niya yung pinaka-parusa sa kasalanan. Okay? Ganun tayo kung ito, kasalanan niya. So, paparusaan siya. Kaso nga, ang Panginoon, pag kasalanan at punishment sa kasalanan, impyerno yun eh. Okay? Kaya niwala tayo. Bukod sa cross, ang Panginoong Isus ay nagdusa sa impyerno, pero nabuhay magmuli.
Okay? Pero dito sa panahon na to, talagang pag ikaw nakapango ka, walang tumutulong sa'yo, may wala man lang tubig. Diba? Tapos buhay ka pa, naghihintay ka nun yung 2 minuto, napakatagal sa'yo nun. Kasi bawat ano pa, binibilang mo yung sakit. Ang hirap. Ganun po ang dinaras ng Panginoon. Kaya ngayon, marami po siya sinabi, pero isa po yung mga sinabi niya, talagang ramdam niya. Sabi niya, my God, why has thou forsaken me? Iniwanan po siya, kailangan maging malinaw po yan. Iba kasi parang sinasabi nila, hindi, okay lang kasi Diyos naman siya eh. Hindi may reconcile ng iba yan. Kaya hindi nila inaano to eh. Yung pag-iba, nag-preach, ano lang, puro pasintabi lang. Yung pala yung gusto ko sabihin kanina, no? Itong mga panahon natin na to, kaya minsan di natin ma-appreciate ng gusto to, kasi nakikita na, parang uso lang yan sa Pilipinas eh. Parang isang event, parang mga Indiano, meron silang event. Ngayon, meron din sila eh. Mga Catholic, may event. Diba, may event. Parang nangyayari, nare-reduce yung ginawa ng Panginoon sa isang holiday lang. Uy, salamat, walang pasok, mga paggalang. Hindi natin inaalala kung gano'ng halaga yung ginawa niyang sakripisyo para sa atin. At matindi to. Ngayon, okay, mahirap na yung pinarusahan ka, iniwanan ka, especially yung tawag dito, sinaktan ka, di ba? Mahirap na yun eh. Yung mga iba ka sa inyo, hindi man lang maka-endure ng palo. Pero kailangan niya, konting hirap lang, konting sakripisyo. Ano yung mahirap daw dito yung iniwanan ka ng tatay mo. Hindi ka makaasa na yung hirap pwede niyang ibsan. Okay? Yung ano kapag na, di ba, ginagawa natin, pag nauntog yan, wala na, nangyari na. Pero minsan ginaganyan pa natin, kala mo, mawawala yun. Pero at least, gusto ng bata, di ba? Ay, dito na yung tatay ko, yung nanay ko. Andyan lang siya. At kung lalala pa tong untog na to, siya na bahala dun. Eh, paano kung iniwanan ka na? Nakakita na ba yung ganun? Sa gera daw doon, ganun nangyayari. Mga bata, andyan lang. Kasi takbuhan na, kanyang takbuhan. Namatay na yung magulang mo. Ang hirap, di ba? Pero naranasan ng Panginoon yun. Hindi kailangan niyang gawin, pero ginawa niya, hinayaan niya mangyari para maligtas tayo. Amen? Yung nangyari po sa kanya yun. Kaya by the righteous, to a righteous, for the unrighteous. Yun ang isipin mo, bakit niya nga ginawa yan? Siguro may matinding dahilan, talaga. Kaya yung pinaka-picture dito, yung pag-ibig niya sa atin, gano'n niya kayo minahal itong mga unrighteous na to. Okay, kaya kanina, ba't nangiiwan yung unrighteous para sa sarili, for the self? Yung righteous to unrighteous for sound judgment. Eh bakit naman iiwanan ng righteous ang another unrighteous, ang isang righteous, iiwanan yung righteous para sa unrighteous? Anong dahilan kaya nun? For supreme love. Pinakamatinding pag-ibig yan. Kaya po ganito yan, pag nag-soul winning tayo, alam natin, minahal sila ng Diyos, kaya gusto natin maligtas din sila. Amen? Gusto ng Diyos maligtas sila. Tayo, ganun din dapat. Pero minsan nga, pag inuunahan tayo ng katamaran, ng minsan, ano, ayoko nang kausapin to. Maghahanap ako ng ano, ang pogi, anong maganda, anong masyarang ko. Eh minsan, siya nang andyan eh. Tiyagain mo na. Amen? Lalo yung mga bata, ang hirap ng ano, yung bata. Alam mo ba to? Hindi mo naintindihan to. Ang hirap. Pag matanda naman, pilosopo. Iba naman, pag mayaman, walang pakialam. Pwede ba mahalin din natin sila? At least dito sa bagay lang na to. Pwede sila mapunta sa impyerno, Panginoon, minahal sila eh. Pinagtsagaan sila to the point na iniwanan ang Panginoong Jesus ng kanyang Ama. So yun ang pinaka-video dito dahil sa pag-ibig niya. At kung hindi niyo naman nasan yung pag-ibig niya, kaya naman, boring na ako din. Kaya naman yan eh. Hindi mo nga talaga naintindihan kung bakit yung isa mag-suffer, iiwanan siya, hayaan niya siyang iwanan para lang sa mga unrighteous. So, mahirap pang kanya, soul winning, pag hindi mo naintindihan yan. Para sumasama-sama ka lang niya para sa gala. Tapos, minsan, pag nakasawa naman to, ayaw mo na. Pero hindi ganun. Actually, yan ang mahirap sa soul winning. Eh.
yung manatili ka na focus sa pag-ibig ng Diyos, parusa ng Diyos para sa kanila pag di sila naligtas. Naka-focus ka dapat doon. At lahat yung gagawin mo sa pag-ibig. Nakita mo yung pag-ibig ng Diyos sa atin, salamat, naligtas ka na, ganun din sa iba, yung mahal din ng Diyos yung iba. Kaya namatay siya para sa iyo. Ngayon, soul winning, ayusin mo. At walang sawaan yan. Amen? Amen. Pinakapahinga natin dyan yan, ganyan aral. Kasi nakakatulong pa rin yan eh. Pero after nitong mamaya, pala soul winning ulit tayo. Amen? Hindi yan dapat tayo magsawa. Nakakasawa ka, pastor eh. Eh, pairalim yung pag-ibig ng Panginoon. Amen? Nakita mo sa kanya, inibig nila tayo ng Panginoon. Tayo naman, ibigin din natin yung iba. Amen? Amen? Supreme love. Grabe yung pag-ibig ng Diyos sa atin. So, tapos na po tayo. Later na po yung ibang bagay. Tonight po sana, today, nakita lang natin yung paano inibig tayo ng Diyos. Iniwan niya yung kanyang pinakamamahal na anak. So marami nangyayari, forsaking. Ang pinakamatinding forsaking nangyayari itong time na to. Pero kakaiba siya. Huwag mo siyang, hindi natin siya pwedeng itulad dun sa iba po. Ha? Sana ma-appreciate natin yan. Amen? Amen. So basahin pala natin sa Psalms. Nakalimutan ko. Introduction dapat to eh. Psalms 22. Para makita natin kung saan yung kinote ng Panginoon to. May sabi dyan, my God, why hast thou forsaken me? Why art thou so far from helping me and from the words of my roaring? Oh my God, I cry in the daytime, but thou hearest not. Hirap to, no? Sigaw ka ng sigaw. Minsan sa mga anak natin, ganoon tayo, sigaw tayo ng sigaw eh. Anak, magsayang ka na! Parang wala lang eh. Uulitin mo pa yun. Eh okay lang yun kasi bata, di ba? Parang tinuturoan mo palang magdisiplina. Pero paano kung yung inaasahan mo wala na, di ba? Iniwanan ka na. Mahirap. Pero salamat sa Panginoon, yun pala yung ginawa niya para din sa atin. Amen? Kawawa ang Panginoon, pero later, salamat sa Panginoon, nabuhay siya magmuli. Amen? Yan po yung pag-aaralan pa natin mamayang hapon. So, let's pray, Lord. Salamat. Salamat po, Lord, sa inyong forsaking na ginawa. Though negative ito, Lord, sa Panginoon, sa panahon na ito, Panginoon, makikita namin. Later, Panginoon, sa iniwan nyo, but siya po ay mabuhay magmuli. At ang pakinabang namin dito, Panginoon, ang aming positive victory dito, Lord, ay ito po ay naging paraan. Nabuksan po ang pinto, parang isang mga unrighteous na katulad na pwede pala kami maligtas. Salamat po dito, Lord, Panginoon, sa inyong ginawa. At even at our time today, Panginoon, maraming salamat sa mga lingkod mo, Lord, na nagtuloy, na nag-sumusunod sa inyo, Panginoon, sa area ng ganito, Lord, soul winning. Sa preaching din po, ganun, sa pag-aakay ng kaluluwa, na hindi madali, Panginoon. So I pray na aming inspiration ay kayo, ginawa niyo, Panginoon, sa amin. Mga bagay, Panginoon, na hindi madali. Yung mga nag-desire na maglingkod sa inyo, Panginoon, long term, I pray for them na sila po, pag may na-encounter din sila na mga oras, Panginoon, na discouragement dahil sa kung ano man itong ginawa. Parang sa inyo na ginawa, pinahiya kayo at ang inyong anak ay minura, minasal. Nawa, yung mga maglilingkod sa inyo, Panginoon, na absorb namin lang yon. Sa inyo kami nakatingin. Hindi kami papa-intimidate, Panginoon, sa mga pagsubok na ma-encounter namin, Panginoon. So, palagawin niyo po ang bawat isa. Maglingkod sa inyo, Panginoon. Nakatingin kami, Lord, sa inyo ang ginawa. Mayroon sa lahat po dito. So, I pray kayo pong malulati. In Jesus' name, I pray. Amen.